Dalawang estudyante ang pinagsasaksak sa magkahiwalay na insidente sa Metro Manila nitong mga nakaraang araw. Sa Makati, mas maayos na ang lagay ng binatilyong sinaksak na makaeskwela niya noong Lunes. Sa Maynila naman, patuloy na inaalam ang motibo ng pananaksak sa isang kolehiyala sa loob ng campus ng Far Eastern University o FEU. May report si Julius Segovia. Nabulabog kagabi ang campus ng Far Eastern University sa Morayta, Maynila sa insidente ng pananaksak na kinasasangkutan ng ilan umanong estudyante. Ang biktima, isa rin daw estudyante ng University of Santo Tomas. Sa inisyal na investigasyon ng Manila Police Station 4, naglalakad sa hallway sa Science Building ng FEU ang biktimang si Joan Lourdes Reyes, kasama ang kanyang kaibigan na taga-FEU. Nang harangin umano at cornerin sila ng apat na babaeng suspect, inesprayan daw si Reyes ng kung anong kemikal at saka inundayan ng saksak. Conscious na ang biktima habang naka-confine pa rin sa Chinese General Hospital, pero di pa rin siya nakakausap ng pulisya. Inaalam pa ng pamunuan ng UST kung estudyante nga nila si Reyes. Sa ngayon, blanco pa ang pulisya sa motibo ng pananaksak. We will not speculate, mahirap na. So, hintayin natin yung biktima na makarecover ng maayos. Then, most probably, makuha natin ng statement. Nagsasagawa na rin ng sariling investigasyon ang pamunuan ng FEU. Hindi pa natutukoy kung sino ang mga suspect kahit nakunan umano ng CCTV camera ang insidente. Iginit naman ng FEU na isolated case lang ang naganap na pananaksak kagabi. We are telling them that we're doing everything to secure the campus and everything is being studied so that occurrences of this nature will not happen again. Sa Makati, maayos na ang lagay ngayon ng 15 anyos sa si Ted. Hindi niya tunay na pangalan. Matapos siyang saksakin ng ilang kabataang lalaki nitong Lunes ng gabi. Pag senyas niya, biglang may mga sumugod na mga lalaki na. Tapos inakbayan ako ng isa sa kanila. Tapos bigla akong sinapak sa mukha. Tapos pagkasapak sa akin, napayuko ko. Tapos biglang may sumaksaksaan dito sa tagiliran. Sa follow-up operations ng Barangay Olympia, positibong kinilala ng kasamahan ni Ted ang isa sa mga umatake. Menor de edad din at kapwa estudyante pa ni Ted sa Pio del Pilar High School. Nasa pangangalaga na ngayon ng DSWD ang suspect. Inamin daw nitong siyang sumapa kay Ted pero itinanggi niyang siyang sumaksak. Ayaw rin niyang ituro ang iba pang suspect. Nais man ang ama ni Ted na magsampa ng reklamo pero... Gusto ko. Makulong siya. Eh kaso hindi naman natin siya pwedeng ikulong ng ano dahil... minor age nga siya eh. Kaya ngayon, pinapapunta ako sa DSWD, may pag-settle ako, kausapin ko sila kung ano magandang gawin namin. Kinumpirma ng principal ng paaralan na estudyante nila ang biktima at mga suspect. School dropout na raw ang nahuling suspect. Lumalabas daw na mistaken identity ang pananaksak kay Ted. Pero di rin tinatanggal ang anggulong selos at away ng mga gang ang punot dulo nito. Napagkamalan siya. Dahil? Dahil lagi siyang umi-standby dun sa lugar nung grupong yon. Yun ang sinasabi nung isang bata, yung isang witness. May witness kasi na kasama na raw yung selos at saka yung sa grupo. Maaring kursunada rin nung sumaksak yung babae. Julio Segovia, GMA News.